Magandang umaga po. Magsitayo na po ang lahat para sa pambungad na panalangin. Pambungad na awit, Inang Sakdalinis. Inang Sakdalinis, amiyayin sa Diyos. Oh.
pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsipo pong lahat. Noong nakaraang linggo, nakatanggap po ang mahal na ina ng laging saklolo ng mga liham kahilingan at mga liham pasasalamat. Para po sa liham kahilingan, ito po ay may kabuo ang bilang na 1,638 mga liham at 1,810 mga liham pasasalamat naman po ang kanyang natanggap. Kung saan siyam sa mga nagpasalamat ay para sa pang-espiritual na mga biyaya, isa sa kapayapaan sa tahanan, dalawa para po sa pagkakasundo, 37 para sa kalusugan at paggaling, 24 para sa kaligtasan sa mga sakuna, 4 pagkakaroon ng anak, 2 para sa tulong pinansyal, 6 sa pag-aaral, 14 para sa pagpasa sa eksamen, 4 pagbiyahe sa ibang bansa, 2 lokal na trabaho, 2 trabaho sa ibang bansa, 23 po ay para sa pangmaterial na biyaya at 1,680 mga liham pasasalamat para po sa lahat ng mga biyaya. Narito po ang 1 liham pasasalamat mula sa 1 deboto. Dear Mama Mary, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang natanggap namin. Lagi po ninyong ipinagkakaloob lahat ng hilingin naming mag-asawa at pamilya. Last week po ay galing kaming Australia. 2 months po kaming nag-try magka-baby at nitong Wednesday, nagnobina po kaming dalawang mag-asawa at pinagdasal po namin na ready na po kami na magkapamilya after 2 years na magkasama. At hindi po ninyo pinatagal ang paghihintay namin. Nang mag-test po ako, ay positive na po. Thank you so much, Mama Mary, sa palaging pagbibigay sa amin ng mga kahilingan namin at sa sunod-sunod na blessings, lalo na sa pagpasa ng bunso kong kapatid na sa pagiging engineer. Salamat sa chance na makabisita sa inyong dambana, mahal na ina. Nagmamahal at sumasamba, at ang liham po ay nilagdaan. Birheng Maria. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila
at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo at kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din naman ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kung lilingon po kayo sa inyong paligid, tayo ay punong-puno at tila hindi mahulugan ang karayong. Hindi naman po siguro masama na i-extend natin ang kaunti ang kapistahan ng ating mahal na ina. Ano po, palakpakan po natin ang ating mahal na ina ng Laging Saklolo. Batiin rin po natin ang ating mga katabi ng isang maligayang kapistahan. Mga kapatid, nagpapatuloy ang ating kasiyahan dulot ng kapistahan ng ating mahal na ina ng Laging Saklolo. Kung kahapon sa ating kapistahan ay nakita natin ang pag-aalay ng sarili na ginawa ni Maria upang maisakatuparan ang dakilang plano ng katubusan ng ating Panginoon, ipinapakita naman sa atin sa araw na ito ang isa pang uri ng pag-aalay ng sarili. At iyon ay sa pamamagitan ng pagtalikod sa buhay na ito at pagharap sa buhay ng pagsasakripisyo at pagpapakasakit, ang buhay ng pagiging isang martir. Sa amin pong mga redemptorista, itinatakda rin ang araw na ito bilang pagunita sa mga Ukrainian redemptorist martyrs ng aming kongregasyon at kapatiran. Noong September 1949, nagkaroon ng tinatawag na Molotov-Ribbentrop Pact, kung saan sa pagsasanib puwersa sa pagitan ng Soviet Union sa Western Ukraine, ito ay naglunsad ng katakot-takot na persecutions laban sa mga Greek Catholic Church. Binilanggo, tinorture at pinatay ang maraming mga obispo, mga pari at mga laiko. Ilan sa mga ito ay ang tinatawag naming mga biyato ng Ukraine. Si Nicholas Charnetsky, isang obispo na namatay sa labas ng bilangguan sa ilalim ng matinding pasakit mula sa mga pulis at sundalo. Si Vasil Visibolod Velichkovsky, isa ring obispo na namatay sa bansang Canada bilang resulta ng maraming taong torture sa loob ng kulungan. Si Zenon Kovalik, isang pari na namatay sa isang bayolenteng pamamaraan. Ayon sa mga nakasaksi, siya ay ipinako sa krus sa pader ng isang pasilyo. At si Ivan Jatik, isa ring pari na namatay sa bayolenteng pagbugbog sa kanya hanggang siya ay malagutan ng hininga. Sila ang naging mga biyato sa pamamagitan ng pamumuno ni Pope John Paul II at idiniklara noong June 27, 2001. Mga kapatid, malinaw sa atin ang mensaheng dala ng paghahari ng ating Panginoon. Ito ay paghaharing walang kaugnayan sa kapangyarihan, dahas o yaman. Ang paghaharing na isialay sa atin ni Jesus ay paghaharing pinamamayanihan ng kapayapaan, pagpapakumbaba
at pagmamahal na handang maglingkod at maglaan ng sarili para sa iba. Ngunit sa ating karanasan, malinaw rin na marami ang nagiging balakid upang ito ay ating maisakatuparan. Sa ating ebanghelyo, malinaw ang pahayag ni Jesus patungkol sa paghihirap na ating makakasalubong at mararanasan sa ating pagtatatag ng kanyang kaharian. Tayo ay makakaranas ng pag-uusig at mga hamon. Makatatagpo tayo ng pagtataksil at kamatayan. At madalas ang mga ito ay magmumula sa mundong nakapaligid sa atin. Makikita natin ang iba't ibang paglaganap ng terorismo at paggamit ng karahasan na nagmumula sa malalim na galit sa isa't isa at hindi pagtanggap sa kaibahan ng ating kapwa. Mga kapatid, sa tuwing tinitingnan natin ang sugat na dulot ng mga pag-uusig na ito, huwag rin nating lilimutin na tayo ay kabilang sa mga sanhi nito. Kabahagi tayo sa pag-uusig na hindi mararamdaman mula sa labas, ngunit mas nagmumula sa loob. Naalala ko po ang sabi ng isang kaibigang pari, mas mabuti nang tayo ay masaktan, masugatan at dumugo. Ang mahalaga ay hinaharap natin ang mga ito. Kapag mas pinipili nating harapin ang masalimuot na parte ng ating mundo, ng ating simbahan at ng ating mismong kalooban, patuloy nating binibigyan ng pag-asa ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. Mas nagiging buo ang ating pag-asa at nagliliyab ang ating katapangan sa gitna ng mga pag-uusig na nagmumula sa loob at labas ng ating simbahan. Ipinapaalala sa atin ang pag-aalay ng buhay ng mga biyato ng Ukraine na minsan ang pagtalikod at di pagsang-ayon sa karahasan at kalupitan ng mundong ating ginagalawan ay nangangahulugang pagtindig at patuloy na pagyakap sa tunay na katuturan ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. Ang mapangahas na pagharap upang maialay ang ating buhay ay nangangahulugang pagyakap sa Diyos ng pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Birheng Maria, tala sa umaga. Oh,
Panalangin sa nobena, Mahal na Ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilim mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Sabay-sabay po, noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bagiinan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adikain at mga adikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan, ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas sa pagmamahal. Mahigpit nawa ang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmamahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging uwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakiin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala. Tangi na pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo,
Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ang buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga ubispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang mga pansariling hangarin.
sabay-sabay po. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Awitin po natin ang Birheng Mahal. Pasasalamat, Panginoong Hesukristo, na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumayo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, kinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay niya sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal
sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ang laging saklolo. Hari nawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mailan siya ng walang hanggan. Ang karangalan at kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit, tahimik po nating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Sabay-sabay po, Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiling mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas silang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Sila ng pagkain galing sa langit. Bukal ng lahat ng kaligayahan. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng mahiwagang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong bugtong nanak, iniligtas mo ang tao. Lipos ng pagtitiwala naming ipinahahayag ang hiwagang ito sa pamamagitan ng Eukaristiya, tulungan mong maranasan namin ang ginawa mong pagsako, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Pagpupuri. Purihin ang Diyos, purihin ang Kanyang santong ngalan, purihin si Jesu Kristo, Diyos na totoo at taong totoo, purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang Kanyang kapanalbanalang puso, purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo, purihin si Jesu Kristo sa Santissimo Sacramento sa altar, purihin ang Diyos Espiritu Santo ang mga aliw, purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima, purihin ang santa at tinarungisang paglilihi sa Kanya, purihin ang malwalhating pag-akyat sa langit kay Maria, purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, purihin si San Jose na Kanyang kalinis-linisang esposo, purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga santo.